usapan lang sa probinsya ng Samar dahil hindi daw totoo, maliban na lang sa mga nagsasabing nanggaling na sila roon. Ito ang biringan. Nakamakailan lang, laman na naman ng mga bulong-bulungan dahil sa isang sasakyan na di umano naligaw doon. Mag-ingat sa paglalakbay at baka sa iyong pagkamangha, mabatubalani ka at hindi mo alam, papunta ka na pala sa diskrasya. Bagay na nangyari sa sakyang ito na isang maling abante na lang tsak sa ilog ang bagsak. Ang gulong ng sasakyan sa harap nakasampa na sa dulong bakal. Ang tanging pumipigil na dumiretso ito sa ilog ang ipinangkalsong bato sa gulong nito sa likod. Paano siya napunta doon sa tulay? Parang may barikada dyan eh. Kasi lahat nadaan nagdiretso. At ang kumalat na kwento, ang mga sakay ng sasakyan, hindi lang daw sila basta naligaw, kundi meron di umano sa kanila ritong nagdala. Yung window ng driver, sabi daw, nakita nila maliwanag daw yung kalsada sa malaking building. Wala naman dyan building. Bakit nagkaroon ng mga malalaking building at saka maliwanag na gabing-gabi? Di umano ang tulay daw kasi kung saan dumaan ang sasakyan. Dito sa bayan ng Gandara sa Samar, na matagal na ring laman ng mga kwentong bayan, dito matatagpuan ang daan o portal patungo sa isang maalamat na lugar. Sabi ng driver, maganda raw yung daanan. Yung shortcut dyan sa may tulay, papuntang Biringan. Ang tinaguriang Lost City of Biringan. Lumipad ang aming team pagandara sa Samar para balikan ang pinangyarihan ng aksidente. Kapansin-pansing sa bungad pa lang ng tulay, may bakal na barikada. Meron ding nakapaskil na babala na may ginagawa ritong construction. Posible man hindi makita, may barikid dito. Noon pa man daw kasi, may ilan nang nagsasabi na ang ilog ng Gandara, isa sa mga portal di umano papunta sa maalamat na syudad. Guys, dito guys, walang bayan na to. Katunayan, nito lang nakaraang taon, may kumalat pang video ng isang vlogger kuha ang nakasisilaw na mga ilaw. Kahit pa ang lugar, nasa gitna pala ng kakahuyan o gubat. Dito sa Gandara po, marami pong mga portal ng labasan ng sa Biringan. Doon dumadaan yung mga taong dinadala doon sa Biringan City. Hindi pala ito ang unang beses na may nangyaring ganitong aksidente. Katunayan, nito lang daw July 13, isang pick-up truck din ang kamuntikan na ring mahulog sa kabilang dako naman ng tulay. Sa pagkakaulat ng nag-responding team namin, sabi daw papunta na ng Luzon. Ang maalamat na syudad ng Biringan, matagal nang kumikiliti sa imahinasyon ng publiko. Advanced city kung ituring, moderno, lalo't sa lugar na ito, nakatirik daw ang mga nagtataasang gusali. Pero ang mga nakatira raw doon, di umano, mga engkanto. Sa Gandara, nakapanayam dati ng aming team ang daycare teacher na si Lorraine na makailang ulit na raw nakakita ng mga tumatawid papunta sa Biringan. Ma'am, mayroon dumaan. Parang nakaputit. Papunta dun sa likod ng bakod ng school namin. Ang bangkero naman sa ilog ng Gandara na si Orlando, may ilang naisakay na raw sa bangka na pasahero na nakita rin daw ang Biringan City. Pinakyaw ako ng engineer galing Maynila. Pag-ikot pa lang namin nakikita yung pagsangan, tinganga na sila na matataas daw yung mga building. Maganda yung daanan, maaliwanag yung daanan, mga building talaga matataas. Samantala, ang tulay ng Gandara kung saan nalagay sa bingit ng alanganin ng sasakyan, nagdudugtong sa bayan ng Gandara at Catbalogan City. Pero nasira ito taong 2021, kaya ang mga motorista, ang alternatibong diversion road muna ang ginagamit.
Kaya laking pagtataka ng mga residente kung paanong kahit may barikada, sumuong ang driver ng sasakyan. Nakatira po kami dito, tapat mo ng tulay. At inuntahan ko yung SUV doon sa bahay. Inalabas ko po sila kaagad. Hello! Ang DRM ay pumunta na doon para hilahin yung kotse. Pero isa pa rin ang hindi malinaw ngayon. Bakit nga ba sa delikadong tulay dumaan ang SUV? Kung totoo rin kaya ang kumalat na balita sa bayan at pati online na nakita nila ang maalamat na syudad ng Biringan? Ang tanging makakasagot lamang nito ang driver at mga pasahero. At matapos ang makailang pagtatanong, natuntun namin ang mga sakay ng muntikang mahulog na sasakyan na narito sa 13 Martires sa Cavite, sa Luzon. Sobrang kapal ng pag... Parang meron talagang entities. Kaya para bang magkakatakot. At eksklusibo nilang ikukwento ang nangyari at ang kanila nakita. Puting SUV, minaneho ng 73 anyos na si Tatay Jesus. Sakay ang kanyang misis na si Prosipisa at ang anak na si Fritzy at ang kaibigan nitong si Raquel. Mula Cavite, may inihatid daw silang kaibigan sa Bicol. Hanggang nagkayayaan daw silang mag-road trip pa Samar. Sabi ko, baka pwede tayong pumunta ng San Juanico kasi matagal ko nang gustong pumunta nga doon. Tuloy-tuloy naman ang aming biyahe. Tapos hanggang nga nakadating kami doon. Maganda namang takbo namin. Pero pagdating doon, maraming ginagawang kasada. Walang tao-tao na. Kailalima ng gabi nung napadaan na raw sila sa bayan ng Gandara. Tahimik at madilim daw ang binaybay nilang kalsada. Anila, natakpan ng makapal na hamog. Umasa na lang daw sila na hindi sila maliligaw dahil ang pinagbabasehan nila ang itinuturo ng digital map sa kanilang cellphones. Sa sobrang kapal ng pag, hindi talaga makita, di nag-stop si tatay. Tama naman, nasa digital map eh. Diretsuhin na lang natin. Hanggang nangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Pagka diretso namin, 20 meters lang yata, bigla kami bumagsak. Ha? Hanggang nag-tug-tug-tug, preno. Pagkanan ko doon, wala akong nakita ng harang, walang bawal. Kaya nagtaka ko pagdating sa dulo, parang lubak-lubak na masyado. Kaya naprenohan ko na. Nung mga oras daw na yun lang nila nadiskubre na ang kanilang sasakyan, malalaglag na pala sa putol na tulay. Mabuti na lang at agad silang nasaklolohan ng mga rumisponding residente. Parang meron talagang entity siguro doon. Ang tanong ngayon, totoo ba ang mga kwento-kwento na may kinalaman ang maalamat na syudad ng Biringan sa kanilang pagkakaligaw? Hindi ba ko naniniwala dyan? Ang sinisisi talaga ni Tatay Jose. Walang arang eh. Kung gumamit ka ng digital map, papasok ka lang doon. Kasi doon, hindi pa na-update data yun eh. Bakit ba nandun? May mga signages naman doon na no entry. May nakalagay doon na concrete barrier. Pero during that time, ginukuha. Minsan yung ibang mga bakal doon na nakabarricade, pinagtatanggal ng mga bata, ganun. Hindi na babalik ulit. Doon sa pick-up, sa pagkakasalaysay nung driver na sinasabi nila, yun daw ang tinuturo nung nasa digital map ng kanilang sasakyan. Matapos ang insidente, ang lokal na pamahalaan ng Gandara, sinigurong hindi na matatanggal ang mga inilagay nila ritong barikada. Wililing na ngayon, nakafix nito, hindi na pwede tumadalan. Parang nami-mix up na yung paniniwala at saka testimonies. Wala akong documentary proof na totoo yung... Ang masasabi ko lang, mayroong na-establish na belief.
May tuturing pong part ng local culture ang mystical island of Biringan. Medyo nakakapagdulot siya ng takot sa tao kasi negative yung connotation. Walang dapat ikatakot dahil nai-relate lamang ng tao ang myth sa mga aksidente. Nagkakataon lamang po ito. Ang totoo po, ang bayan ng Gandara ay bayan ng magaganda, hospitable at welcoming people. Sa pagsisiyasat ng ganitong mga pangyayari, hangarin naming mabigyang linaw ang mga kumakalat na kwento para ang mga haka-haka hindi na manganak pa ng maling balita. Kaya, mahalagang dumiretso tayo sa mga mismong nakaranas. Hindi man laging magkakatugma ang kanilang mga kwento, sila pa rin ang mga saksi, mga nakakita at nakaranas kung ano ang totoo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.